From Royal Plaza Hotel kung saan kami nakabook, papunta na kami sa isang bus stop. Yan naglalakad na yung aking son at saka yung daughter-in-law ko. Yan. While waiting for the bus, very windy pa rin siya yung panahon na yon. Presko at chill ka lang. Tapos ngayon, paakyat na kami. Nandito na kami sa upper deck ng double deck na bus na to. Pasilip-silip lang sa labas. Nakakatuwa din kasi kami lang nasa taas, solo namin. I mean, kami lang apat. Yan. Traffic din, pero hindi masyado magulo. Behave naman sila. Yung mga transpo nila dito, nasa right-hand drive sila. Kaya, every time na hihinto ko sa isang bus stop, organized na organized yung mga pag-akyat mo. Walang tulakan, walang, ano ba yun, gigitan. Maghihintay ka sa turn mo. Kaya, hindi naman nagkakagulo. Kakatuwa din mag-bus, lalo na kung nandun ka sa upper deck. Kasi, overlooking din, makita mo yun sa labas. Busy street din talaga ang Hong Kong, pero hindi ganun kagulo. Like here in Manila, nakita patuloy pa ako. Paano, kami lang sa taas. Parelak-relak lang din. The other day, nag-shopping konti, bumili ako ng t-shirt, pero maluwag. So, bumalik kami dun sa pinanggalingan namin ng shop. Pero, akala namin di kami mawawala. Ang layo-layo naman pala kasi lakad ka lang ng lakad. Naghanap pa kami ng Pinay or Pinoy para magtanong kung saan na yung Nathan Road na pinuntahan namin. Kasi mahirap mag-communicate sa kanila kahit action word hindi masyado nila maintindihan. Sa dami namin pinagtanungan, napuntahan din namin yung shop na yon. Mahal din dito guys. Alam nyo ba yung minsan nag-Uber kami, sumakay kami ng luxury cars tulad ng Tesla, Lexus. Minsan nag-MTR kami, yung mass transit railway nila, yung train. Masarap din sakyan kasi ang bilis. Nakababa na kami at papunta na kami doon sa The Peak. Pero bago makarating doon, mahaba na naman ang lalakarin. Nakabili na kami ng ticket. Actually, papunta na kami sa entrance. Entrance and tram at ito ang ibang mga foreigners. Waiting for the tram or yung train to arrive. Ayan, kitang-kita na. Parating na at kanya-kanya nang kuha ng pictures. Ito yung most famous railway dito sa Hong Kong. Let's get ready. We're getting inside. Nabit. Oh, nandito na kami sa loob. Of course, this tram is efficient and greater capacity than bus. Mga bus, napakalaki nito ang luwag. Tsaka, mas mabilis. Medyo bumpy nga lang ng konti. Siyempre, we're going up on a hill. Environment friendly din ito, itong tram na to. Cause it's, alam mo na, electrically powered. So, obviously, there's no fume. Walang fumes. Walang pollution or excessive noise. Riding the Peak tram is the most ideal and scenic way to arrive at the Peak. Ayan, oh. Tingnan mo yung mga puno. Ayan, palabas na ang mga skyscrapers. Or high buildings. Alam nyo, yung Hong Kong naman ngayon has over 1,000 skyscrapers. Yung architecture nila features great emphasis on architecture and modernization. Going up the hill is the most photographed spots. Kanya-kanyang kuha ng pictures. The tram is so steep. Ang taas-taas niya kasi. So, ang feeling mo, no, when you are in a tram ride, it appears to fall toward the peak, which is the highest mountain. Tignan mo, para kang mahuhulog o kasi paakyat. Medyo mahaba-haba din yung tram ride, pero hindi ka naman maiinip. Now we're almost there at andito na tayo talaga sa main entrance. Pero bago ka makapasok, ang daming natural resources dito. Siyempre, yung alaga nilang mga puno, mga unique na mga flowers na hindi kilala pero ang gaganda. Meron din diyang mga butterflies. Saan na ba yun? Ayun o, lalaro sila. So, now, open sesame. Akyat na tayo sa pinakamahaba nilang Wakalator. Andun yung aking Anakis.
Ang dami namin kasabay kanina sa tram, pero dito sa Wakalator, kami lang. Nauna na siguro sila. Finally, nakapasok na tayo dito sa The Peak. You will see here an array of restaurants, entertainment, mga shops, venues for great shopping, at saka dining. Paakyat na tayo ulit dito sa pinakamataas na hill on the western half of Hong Kong. From the escalator, makita mo yung mga skyscrapers. Looks crowded, pero yan ang kanilang architectural design eh. It is the city in the world with the most beautiful skyline. This is the perfect spot to experience the greatest views over the world's famous Victoria Harbor. Merely looking at the peak provides a superb panoramic view of the many islands. You get to enjoy from the viewing terrace with a full view of the harbor. Yan yung terrace, oh. Kitang-kita mo lahat. Yung panoramic view na yan. The height of the peak makes it cooler than in the Hong Kong city. It is recommended, like us tourists, to visit Victoria Peak during summer or autumn. Yun lang, nag-enjoy kami. Hope you like my short story. So there!